So magandang araw ka po. Sa video nito, pag-uusapan natin yung nilabas nga po na schedule ng BBA at parang may pinopoint out na controversy kasi Snow Bato na maganda pong pag-uusapan. Yung talaga mang controversial po siya. Or hindi, and of course, ang rumor po nilabas din ni Sir Slow. So hindi pala subscribe, pakipindot naman po yung subscription button ka po. So before we go to the issue of Converge, first news muna tayo. Jordan Heading, pumirma na po ng 2 years contract kabola with Converge. We are happy na 2 years po siya kabola. Ano po? Kasi akala natin baka 1 year lang yan eh. Kasi may mga balita noon na medyo alanganin din si Jordan Heading sa paglalaro sa PBA because of yun nga salary kabola. Pero with this 2 years naman yung contract, I will not be shocked kung parang kontrata po yun ni Mikey Williams kabola, may championship clause and etc. Kasi nga po, yung level din na laro po ng Jordan Heading. So now, wala nang issue. Makikita na talaga natin si Heading, kabola, unless magka-injury siya, playing for Converge. Let us hope, kabola, that he is the real deal. Now, speaking of Converge, nilabas na po ito nga po ang schedule, kabola. And it will end up to January 30. One na, kabola, no? So, ang issue na nireise, of course, is no bad, ha? Is yung po schedule ng Converge. Kasi nga po, si Justin Baldassar Cabola, tatapusin niya muna yung final sa MPBL. And at most daw, December 15, kung aabot po ng Game 5 yun, Cabola. Kasi actually, matagal naman nang nadadarmin yung finalist eh, last week pa Cabola. Pero yun nga lang, sa MPBL kasi, hindi ko alam kung ano nangyayari doon. Sa Dubai nila i-start daw yung finals Cabola, mag-start po sila ng December 1. So sobrang layo, no? Nabigyan talaga ng time to prepare itong mga finalist. Now, pinapoint out kayo ni Snow Bad, ha? Nag-schedule, no? Nag-schedule ng 5 games ang PBA. Actually po, 4 games lang, kabola. Before that, December 15 date, kabola. Now, pinapoint out niya, ano ba yan? Normal ba yan? O sinadya daw po ng PBA, sabi niya, kabola. Para po, makarami muna ng game na walang Baldassarre yung Converge, di ba? Parang, pinapoint out niya, baka iniipit yung Converge. Kasi nga po, malakas yung backer, kabola, at obviously naman, kaya nila makipagsabayan. Pero, kabola, if you look po at the schedule, I do not think that is the case. Quarter finalist po, kabola, ang Converge, and kung hihalin tulad mo po siya sa schedule ng Blackwater at ng LNEX na fellow nilang quarter finalist last tournament, kabola, eh, hindi naman masyadong nalalayo. So, I do not see the issue. With that, kabola, no? I do not see the issue. Pero of course, sasabihin mo, apektado pa rin yung sa Baldassarre. Yes, maapektuhan siya, pero alangan namang, ano, iiwasan ng PBA, iisipin nila yun na, uy, baka isipin na iniipit natin yung Converge, kaya dapat dito, kontihan lang natin yung laro nila, di ba? Although, gaya nang sabi ko, quarter finalist po sila, hindi po nalalayo yung kanila pong schedule with their fellow quarter finalists. And in reality, kung may magre-reklamo po dito ng schedule, Hinebra, check the schedule of Hinebra. From December 11 to December 25, kabola, walang babago dyan. In the span of 15 days, kabola, they will play 6 games. Of course, NBA, kung NBA po yan, kabola, actually okay pa yung schedule na yan. Pero sa PBA, hindi po yan normal, no? 3 games weekly, then back-to-back pa, kabola. Hindi po yan normal, kabola, mabigat na yan. Pero, di ba, Hinebra, nagre-reklamo ba sila? I mean, diba, kabola, come on. So, it's not really an issue, Sir Snowbide. Sorry na, for me, hindi po yan talaga malaking issue. Now, nilabas din po ni Sir Snowbide, kabola, yung rumor nga po kay Joshua Munzon na bukang siya po ang susunod po na ililipat ng Northport kasi alam naman natin yung role ng Northport kahit nagalit sila nung nasabihan silang farm team nung tatay po ni David Deponso. Now, rank natin yung tatlong SMC teams, kabola, kung sino may pinakakailangan po sa kanya. Huli dyan sa listahan will be Barangay Hinebra. Bakit po Barangay Hinebra? Munzon is a ball heavy type of guard wing, kabola. And if you look po at the guard wing rotation right now of Hinebra, they have 4 in prime, kabola, na guard wing. And because of that 4 in prime, I do not see the point of them getting another in prime po na ball heavy guard wing like Joshua Munzon. Pangalawa ko dyan will be San Miguel Beermen. Of course, very deep din na kanilang guard wing rotation. Pero marami doon, matatanda na. I'm talking about Lassiter, I'm talking about Cruz, even Enciso, and Jericho Cruz, kabola, and Ross pala, matatanda na po yung mga yan. So, pangalawa sila sa listahan ko. Number one ko is, of course, Magnolia Hatchet. Sila yung pinaka-fit, kumbaga. Kasi if you look po, their current guard wing rotation, actually, walang solid dyan.
Wala na pong in-prime dyan, Gabola. Si Jerry Kahn-Misi na lang siguro yung pwede mo sabihin na pinaka-solid dyan because of the sudden po niya na burst, outburst po from Beyond the Arc, specifically Beyond the 4-point arc, Gabola. But after Kahn-Misi, wala nang magiging sustainable dyan. And Monzon can enter as stabilizing force as a phenomenal defensive player doon. Kabakabara sa pagiging mo, sinong team dapat ang SMC makakuha yung Monzon? Comment na po sa baba.